income tax of atras. Okay, so para mas maintindihan natin ito, let's proceed first to the definition of a trust. Okay, so trust is a right or property, okay, a right on property, real or personal, held by one party for the benefit of another. So halimbawa, okay, si Enrico Tabag ay may minamanage na isang resort, okay? Pero yung resort na yon is not mine. It is actually for the benefit of another. Okay? So yun ang ibig sabihin ng trust. Trust is a right on property, real or personal, held by one party for the benefit of another. Okay? So trust is trust also refers to a legal instrument or device whereby a person called a trustor or grantor, or in fact tinatawag din siyang donor, okay, kaya grantor or donor. So called a trustor or grantor delivers part or all of his properties to another person called trustee or fiduciary who administer and manages the properties for the benefit of a designated person or persons called beneficiaries. Para mas maintindihan natin yan, we provided here kay an illustration. So, halimbawa, si Pedro, eto yon, okay, so siya yung grantor or donor or trustor, okay? So, siya ay merong pag-aari, halimbawa, sa Batangas, okay? So, mga apartments, kagaya ng nasa illustration, okay? And then, he intends to give this sa kanyang apo, halimbawa, okay, na medyo bata pa, as you can see in the illustration, okay? Pero dahil bata pa yan, so syempre wala pa siya sa tamang pag-iisip, okay? At wala pa siyang capacity to manage the property na gustong ibigay nitong si grantor, okay? E kaso, itong si grantor, as you can see in the picture, medyo matanda na rin eh. So, kumbaga yung capacity niya to manage the property ay medyo questionable na rin, or maybe kung kaya man niya, ay medyo ayaw na niya ng stress, halimbawa. So, ang basta ang hangarin lang niya is ibigay itong pag-aari niya na to, specific property niya to, sa kanyang isa sa kanyang mga apo, okay? So, in that case, instead na ibigay directly yan sa apo niya, eh pwedeng ipagkakatiwala niya muna, kaya na-trust eh, tiwala, parang ganun. Ipagkakatiwala niya muna itong property niya na to sa ibang tao na tinatawag nating fiduciary or trustee. So, for the benefit ng apo niya. So, parang ganito. So, itong si grantor, okay, ipagkakaloob niya itong pag-aari niya sa Batangas sa isa sa kanyang mga apo, as you can see in the picture, pero ipapamanage niya muna itong property na to sa ibang tao or even entity na tinatawag natin na trustee or fiduciary. So, yun yung second definition natin kanina. So, balikan na natin yung second definition. Trust refers to a legal instrument kasi gagawa tayo ng trust agreement eh. Okay? So, balikan natin sa picture. So, kumbaga, syempre, hindi naman basta ganyan-ganyan lang yun. So, syempre, kung ako naman itong trustor or grantor or yung matanda dito sa picture, eh siguro naman, mag-i-execute yan ng papel, di ba? Na para kasulatan or katibayan na itong property na to hindi actually para kay trustee or fiduciary, kundi para ito actually sa apo niya. Yan. Kaya may tinatawag tayong trust agreement. So, balikan natin yung definition kanina, yung second definition. Okay? Sabi natin, trust also refers to a legal instrument called trust agreement. Okay? Or device whereby a person called trustor, yung matanda kanina sa picture, or grantor, okay, or donor, sabi ko nga, okay, delivers part, okay, or all of his properties, yung apartment kanina, okay, sa picture, to another person, okay, so, i-deliver niya yon or ibibigay niya yon yung pag-aari na yon for the meantime, kay trustee or fiduciary, okay, who will administer and manage the properties, pero hindi sa kanya yon, kundi for the benefit of designated person or persons, kagaya nung bata dun sa picture kanina.
called beneficiaries. Okay? So, balikan natin ulit yung picture. So, again, itong medyo may edad ay tinatawag nating grantor or trustor or donor. Okay? And then, as you can see in the picture, ang tawag natin sa bata ay beneficiary. Para sa kanya talaga yan. For the benefit ni beneficiary yan. Pero for the meantime, it will be managed by the trustee. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng trust or trust agreement. Can you follow? Okay, let's proceed. So, as you can see, the trustor or grantor, ang siyang nag-establish ng trust or trust agreement. Okay? Tapos, ulitin natin, itong si trustee ay one in whom confidence is reposed as regards property for the benefit of another person. So, siya yung pinagkatiwalaan ni grantor. Can you follow? To manage the property. O kaya fiduciary, any person or corporation that holds a trust, okay, or that holds in trust an estate of another person or persons. Yeah. Beneficiary, syempre, a person for whose benefit trust is created. Okay? So, next. So, creation of a trust. So, how do we create a trust agreement or simply a trust? So, trust may be arranged inter vivos. Diba sa taxation, pag sinabi natin inter vivos, habang buhay pa tayo. So, parang sa donation. Diba, dalawang klase ang donation. Donation inter vivos. So, buhay pa yung donor at buhay din yung donee. Yan. So, inter vivos. Okay? Or created by will. So, balikan natin yung picture kanina. So, kita nyo naman, medyo may edad na yung grantor, pero buhay pa. So, nung ginawa niya yung, halimbawa, nung ginawa niya yung trust agreement, na kung saan ipinagkatiwala niya sa ibang tao yung property niya at yung property na yun ay intended sa isa sa mga apo niya. So, pansinin nyo, during that time, buhay pa siya, buhay din yung beneficiary, etc. So, the trust agreement was created inter vivos. Okay? So, another one, trust may also be arranged or created by will. So, example, buhay pa si Pedro, okay, pero gusto niya na pag siya ay namahinga na sa mundong ito, kapag kapanahon na niya para kunin siya na ni Lord, eh gusto niya yung property niya na yun mapunta sa isa niyang apo. So kung ganun, gagawa siya ng last will and testament. Ano ba ang difference nitong inter vivos saka by will? Sa inter vivos, it will take effect during his lifetime. Can you follow? Sa by will naman, syempre, the transfer will take effect pag siya ay namatay na. Yan. So kaya, trust may be arranged or may be created inter vivos or by will. Under which, a title to a property is passed to another for conservation or investment with the income therefrom and ultimately the corpus or the property itself, okay, to be distributed in accordance with the directions of the creator as expressed in the governing instrument. Yung instrument na yun, yung tinatawag nating trust agreement. Okay, next. So, ano-ano ba yung mga pwedeng subject matter ng trust? Okay? Siyempre, dapat ang subject matter dyan, yung kanina sa picture, yung subject matter, yung apartment. Okay? So, pag sinabi mong subject matter, dapat nag-e-exist yun. So, hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala sa isang tao yung bagay na hindi nag-e-exist. Di ba? So, dapat existing siya. Okay? Naaayon siya sa batas, lawful, definite, okay? Saka transferable. Kasi nga, sa trust agreement, there is actually a transfer or there is actually a donation. Kaya pansin mo kanina, yung property na yon ay ipinagkaloob na doon sa bata. Pero dahil bata pa lang siya, for the meantime, it will be managed by other persons called trustee or fiduciary. Okay, so again, no, ito din yun. Sinimplify lang natin kanina. So the subject matter of the trust or of the trust, okay, must be clearly identified. It is important that the property to be transferred in trust must be existing, lawful, definite, and transferable. Anything that has an economic value and which a person may own and to which may transfer legal title by gift or sale is a property that may be conveyed in trust, such as cash, so pwedeng cash, pwedeng shares of stocks, pwedeng bonds, pwedeng real property, kagaya nung sa picture natin kanina,
livestock and growing crops and jewelry. So example lang yung mga yun. Okay, so ano bang kinalaman ng pinag-uusapan natin sa income taxation? So pansinin mo kanina, ang trina-transfer ng trustor or grantor or donor ay kunwari apartment, di ba? Nasa picture. So dahil apartment yun, edi probably it is an income generating property. So dahil income generating property, eh, alam naman natin, the moment na may income, there must be a corresponding income tax. Kaya nagkakaroon tayo ng topic na income tax of atras. Okay? So, sa ganong arrangement natin kanina, so how do we tax yung trust agreement? Okay? Between the grantor and the trustee. Okay? So, let's proceed. So, under the tax code, the taxable income ng trust is kinocompute in the same manner as an individual taxpayer. Parang doon sa discussion natin ng income tax of an estate. Diba? So, kung namatay yung isang tao, may mga pag-aari siyang nag-iwan ng income generating, tapos hindi pa na i-distribute yun sa mga tagapagmana niya kasi medyo may alitan pa or medyo, basta there are some other reasons na kumbaga hindi pa mailipat sa kanila yung properties. Pero take note, it's earning income while it's still under settlement. So, nakakaroon yun ng income, therefore, there must be an income tax. At sabi natin sa video natin na income tax of an estate, the income tax shall be computed in the same manner as an individual taxpayer. Ganon din dito sa trust. So, kung yung trust agreement wherein the subject matter of the trust is an income-generating property, and obviously, it will generate an income, then the income shall be subject to income tax, okay, in the same manner as an individual taxpayer. So, dahil individual taxpayer yan, gagamitin natin yung tax table para sa individual taxpayers or tinatawag natin graduated income tax rate. Can follow? So, under section 24A ng ating tax code. Okay, so maliwanag ha? How do we tax the income of a trust agreement? Just like an individual taxpayer. Ganun din sa estate. So, how do we tax the income of an estate? Just like an individual taxpayer. Kung kagaya ng individual taxpayer, how do we arrive at taxable income? O di kung paano ka rin mag-compute ng taxable income ng individual? So, syempre, we start from sales. Okay? Kung yan ay goods ang pinag-usapan. Revenues, kung services. Then we deduct the applicable cost of sales. O kaya ay cost of services. And obviously, the operating expenses for us to arrive at taxable net income. So, yung formula na yan, generic naman eh. In fact, hindi lang sa individuals, hindi lang sa estates, hindi lang sa trust, kundi pati sa corporation, di ba? Partnership, ganun ka din naman technically or generally how to arrive at a taxable income. Okay, so let's proceed. So ito yung ating graduated tax rate. So as you can see, ganito din, ito din yung basis natin in computing income tax ng individual. So meron tayong bracket ng income, okay? So ganun din, yung first 250,000 ay exempt. So, kung yung property doon sa illustration natin kanina na ipinagkatiwala sa ibang tao for the benefit ng apo niya, eh, sa loob ng isang taon, hindi naman lumagpas ng 250,000 yung income, then it will be exempt from income taxation. Kasi ha, sa train law natin, yung unang 250,000 na income ng individual ay tax exempt. Okay, so let's proceed. So, sabi nga natin kanina, di ba, how do we arrive at taxable income. So, sabi ko nga, di ba, start ka sa sales o kaya revenue, then deduct mo yung cost of sales or cost of direct services, then i-deduct mo yung operating expenses to arrive at taxable income. So, ganito din dito. So, what are the deductions? What are the allowable deductions, okay, from the gross income of a trust? So, ang sagot dyan ay kung ano-ano din ang deductions na allowed doon sa isang individual taxpayer. So, deductions from the gross income of an estate and trust, okay, are the same items of deductions. Siyempre, technically, when we say deductions, operating expenses, allowed for individual taxpayers under Section 34 ng tax code natin. However, i-discuss din natin to sa estate. However, in addition to the usual allowable business expenses, the amount of income of the estate
for the taxable year, which is properly paid or credited during such year to any legatee. Ano ulit ang ibig sabihin ng legatee? Tagapagmana ng movable property. Heir, okay, or beneficiary should be deducted, okay, also known as special deduction, in the determination of taxable income of an estate and trust. Do you remember our discussion sa trust? So, ganito yung, sa estate, di ba ganito yun? Namatay si Pedro, meron siyang income generating na properties, ang tagapagmana niya, sina Ana Lorna Faye, kaso hindi pa na ibibigay kina Ana Lorna Faye yun for some reason, okay? And therefore, kumita ng income yung mga naiwang pag-aari ni Pedro, eh ang nagmamanage doon sa video natin, di ba? Sa illustration natin ay yung tito nila na si Juan, okay? So, kunwari, sabi natin doon, kumita ng 15 million, kunwari, yung pag-aari ni Pedro na naiwan niya. So, yung 15 million na yon, ang nangyari ay, halimbawa, binigyan niya muna ng 2 million yung mga pamangkin niya. O, parang sabi niya, o, Ana Lorna Faye, ang kinita ng mga pag-aari ng ama niyo ay 15 million. So, for the meantime na hindi pa kayo nagkakaayos, eto, tigto 2 million muna kayo. Di ba sabi natin, yung ipinamahagi sa kanila na tigto 2 million, OPEX yun ni estate. Tapos, taxable income ni Ana, ni Lorna, sa cafe. Ganun din dito sa trust. So, balikan natin yung picture din sa trust. So, halimbawa, kunwari, hindi bata to. Medyo may edad na rin, pero alam kasi siguro ni grantor na hindi siya ganun kaano na mag-manage ng mga properties, or yung technical know-how niya or yung skills niya to manage properties ay kulang pa, kaya ipinamahis niya sa ibang tao. So, halimbawa, kumita itong apartment ng 10 million. Okay? O di, ang gross income ng apartment o ng trust ay 10 million. Okay? Let's say, OPEX niya ay 5 million. O di, may natira pang net income na 5 million. Kaso, sa natirang 5 million, 1 million ay ibinigay niya doon sa beneficiary. So, yung ibinigay sa beneficiary na galing sa income ni trust ay i-co-consider na OPEX ni trust. So, instead ng 10 less 5 lang, magiging 10 less 5 less 1 equals 4 million. Tapos, yung 1 million na ibinigay kay beneficiary, i-report niya na taxable income niya. Assuming legal age ito. Can you follow? Kasi kung hindi legal age siya, eh ano to, yung income nito ay i-report ng kanyang guardian, okay, or parents. Yeah. Okay, so balik tayo. So, yun ang ibig sabihin ng special deduction from the income of a trust. Okay? So, kung merong portion ng income ni trust na i-distribute sa beneficiary, yung i-distribute na yon ay i-consideran natin na gastos ni trust, pero taxable income nung tumanggap na beneficiary. Yun lang ang ibig sabihin. Okay? So, apply natin. So, again, no? Legal basis natin for income tax ng trust ay Section 61 ng ating tax code as amended. So, sabi ng Section 61 natin, no? The taxable income of the estate or trust. Kaya pareho eh. Estate sa trust. Shall be computed in the same manner and on the same basis as in the case of an individual taxpayer. Okay. So, pansinin mo itong formula natin. So, pinagdikit natin yung computation ng taxable income ng trust sa ka-beneficiary. So, pansinin mo yung naka, ano dyan, naka, yung ano niya ay naka-ball, okay, yung font. And then, as you can see, ipansin mo yung sa arrow. So, sabi natin, di ba, kung may portion ng income si trust na i-distribute sa beneficiary, sabi natin ay OPEX. So, pansin mo, less deductions. OPEX yan ni trust, pero i-co-consider, okay, magiging parte ng taxable income ni beneficiary. Okay, so ganun lang naman yan. Okay, so let's illustrate. So, illustration number one. Si Pedro ay nag-establish ng trust, okay, trust fund para sa benefit ng kanyang anak na si Ana. Inappoint niya si Attorney Digong as the trustee. So, huwag niyo akong i-associate na ako ay makaganito or ganito, ha. So, ito lang kasi yung nasa
libro natin nung ginawa natin during that time na edition na yun. So, kinapipaste ko na lang kaya hindi na ako nag-edit-edit ng name. So, balikan natin. So, si Pedro ay nag-establish ng trust fund para sa kanyang anak na si Ana. Okay? At inassign niya si attorney as the trustee. So, ang magmamanage ng property, si attorney. Pero yung property na yun ay, pag-aari ni Ana. At ang nagbigay nun ay si Pedro. So, those are the three parties, right? The grantor, the trustee, and the beneficiary. The property transferred to the trust is a piece of land na may dormitory. So, therefore, it's earning rental income. Okay? During the year, nag-earn yung trust, yung property ng 40 million or simply the trust. Okay? Tapos, nag-incur ng expenses na 10 million. O di 40 less 10. Parang ganun yung population natin, di ba? Pero sabi sa problem, out of the trust income, okay, si attorney ay nag-transfer ng 10 million kay Ana. So kung kukumpitin mo yung income ni trust, ano na, 40 less 10 less 10. You know, follow? Tapos yung 10 na binigay mo kay Ana, dapat ire-report ni Ana na income niya. Taxable to her. During the year, Ana earned compensation income of 2.5. So kung papansin mo, kung ikaw si Ana, ang ire-report mo na income mo ay hindi lang 2.5, kundi 12.5. Ia-add mo yung 10 million na natanggap mo galing sa income ni trust. Yan. Okay, let's compute. So, how much is the income tax due of the trust? Pansinig, tandaan mo, gagamitin natin yung graduated tax rate or yung tax table for individuals. So, di ba sabi natin, ang rental income daw ni trust ay 40 million. Okay? Tapos may expenses na 10 million. And my income of the trust na binigay kay Ana, special deduction. So, net taxable income ng trust ay 20 million. So, gamitin natin yung graduated tax rate. Okay? Ginamit natin 2023. So, 2023 halimbawa para updated na rin yung ating tax rate. So, based sa ating graduated rate ng 2023, first 8 million ay 2,202,500 ang tax nun. Tapos yung sobra, okay, in excess of 8 million ay 35%. So, in short, yung taxable income na 20 million, ang income tax niyan ay 6.4. 6,402,500 to be exact. Ang laki, di ba? Grabe ang income tax ng individual. Okay? Yan. So, biruin mo yung 20 million mo, ang maiiwan na lang dyan, nasa 13.6. Yan? Yeah? Oh, ang laki. So, that's how you compute the income tax due of the trust. How about sa income tax naman ni Ana? Eh, di ba sa problem kanina, may sahod daw siya na 2.5. O, di taxable income niya yon. Pero sabi natin, di ba, may natanggap siya na 10 million na galing sa kinita ng property or ng trust. So, pag ganun, di ba sabi natin, dapat i-add natin yon. So, pansinin niyo yung araw ko, ha? Nasobrahan ko yung araw. Yung araw dapat napapoint dito sa 10. Kasi 10, 10. So, saan napunta yung 10? Pinufollow? Yan. So, all in all, the taxable income of Ana that should be reported is 12,500 instead of 2,500 only. Okay, so that's illustration number one. Okay, punta naman tayo sa consolidated tax return of multiple trust. Kailangan mo ba sasabihin na may multiple trust? So, balikan na natin yung illustration natin kanina. Yung may grantor, may beneficiary, saka merong trustee. Diba? So, halimbawa, what if hindi lang ito ang ipinagkaloob ni grantor kay beneficiary? Halimbawa, marami kasing apartment itong si grantor. Kunwari, ito nasa Bulacan. Tapos may ganyan din siya sa Batangas. May ganyan din siya kunwari sa Cebu. So, ito mangyayari. Iisa ang grantor, iisa ang beneficiary, pero maraming trust agreement na create para sa kanya. Pag ganoon, ang tawag natin, multiple trust. Sir, si grantor, binigyan niya yung apo number 1. Tapos, nag-create ng another trust for apo number 2. Tapos, nag-create ng another trust for apo number 3. That's not multiple trust. Why? Because the beneficiaries are different. Para masabi natin na multiple trust, dapat same grantor, same beneficiary, more than one trust agreement ang create. Ano follow? Okay, so balikan natin. So, ano ang magiging rule or rules kapag ka may tinatawag na multiple trust? Okay.
So under section 61, okay? Under section 60 pala ng tax code, subparagraph C, okay, and subparagraph 2 ng tax code natin as amended. Sabi ng section 60 ng tax code, consolidation of income of two or more trusts. Where in the case of two or more trusts, the creator of the trust in its instance is the same, same grantor, creator or grant or trustor, diba? And the beneficiary in its instance is the same. So, diba sabi ko, para multiple, ano? Same grantor, same beneficiary. The taxable income of all in its instance, the taxable income of all the trust na kriniin shall be consolidated. And the tax provided in this section computed. Okay, why do we need to consolidate? So, balikan natin yung computation. Kung hindi tayo mag-consolidate, diba, how do we compute income tax ng trust? Gagamitin po natin yung graduated tax rate para sa individual. Pansinin mo, kung halimbawa, tatlong trust agreement para kay Ana. Sa tax table, yung first 250,000 na income exempt. Di kung tatlo yun, di tatlong beses na na-exempt yung sa income tax yung ano, si A, yung trust. Kasi, trust number 1, first 250,000 exempt. Trust number 2, first 250,000 exempt again. Trust number 3, first 250,000 exempt again. Di kung tatlo yun, di parang exempt income na 750,000. Kaya kung same grantor, same beneficiary, dapat i-consolidate. Para pag kinonsolidate mo, after mo i-consolidate, halimbawa, 10 million yun, 10, edi all in all 30 million, saka pa mag-compute ng tax. Para isa lang yung magiging exemption na 250,000. Okay? Yan, malulugi kasi si gobyerno kapag ka hindi ka nag-consolidate. Okay, so yun ha. So kailangan natin i-consolidate. So let's illustrate. Yan. So how do we compute the income tax of consolidated trust? Okay? So kasi mo, the taxable income of all the trust shall be consolidated and the tax computed on such consolidated income. The tax computed on consolidated income shall be apportioned to the different trust. So ganito ka mag-compute. Limbawa, trust 1. How do we compute the income tax of trust 1? Taxable income niya over taxable income ng lahat ng trust times income tax na ma-compute natin using the tax table. Such proportion of said tax shall be assessed and collected from each trustee, which the taxable income of the trust administered by him bears to the consolidated income of the several trusts. Para mas maintindihan natin, may ginawa tayong illustration. So, illustration number 2. Again, these illustrations were lifted or we got this from our textbook. Okay? So, kaya kung may hawak nyo o meron kayong libro natin, so you will be familiar with the illustration. So, pansinin natin, in 2021 daw, si George created 3 trusts. So, isa lang yung grantor, George. Para kanino? Para sa minor niyang daughter. The following data were furnished. Okay? So, pansinin mo, there are 3 trusts. Ito yung gross income ng bawat trust. Ito yung expenses ng bawat trust. So, may net income na yung trust 1, 2.5 million. Trust 2, 5M. The other one, 7.5. Parang ang sarap maging beneficiary, no? Okay? Biruin mo yan, no? And then, pansinin mo, nagbayad na ng income tax bawat trust. Kasi pansinin, sabi natin, bawat isa magpa-file ng ITR. Pero, i-consolidate dapat to determine magkano talaga ang income tax ng bawat trust. Okay, so how do we consolidate? So, eto na tayo. Diba, 10 yun eh. Saan tayo? 2, 5. Okay, so pansin mo. 5, 10, 15. So, 30 million. Kaya tinan mo yung computation. 30 million yung consolidated gross. Tapos, balikan natin yung OPEX 2.5, 5, and 7.5. Equals 15 million. So, 30 million less 15 million. So, obviously, we will arrive at consolidated taxable income of 15 million. So, gamitin natin yung tax table. By the way, 2021 yung ginamit natin na year dito. So, huwag nyong gamitin yung tax table for 2023. Okay?
So, yung ano pa rin, tax table from 2018 to 2022. So, if you are going to use the tax table for those period, we will arrive at a consolidated income tax due ng 4,860. Ibig sabihin, yan yung tax nung tatlo. Okay, na trust. 4,860. And then, let's distribute yung 4,860. So, halimbawa, trust 1. Diba ang net income ng trust 1, 2, 5? Yun yung numerator mo. Trust 2, net income niya 5 million. Trust 3, net income 7.5. So, net income ng trust over net income ng lahat ng trust. Okay, kaya 2.5 over 15, 5 over 15, 7.5 over 15. And then, imumultiply natin, sabi natin, di ba, sa income tax due na makocompute natin. Kaya ang multiplier mo ay 4,860,000. So therefore, ang tamang income tax ng Trust 1 ay 810. Trust 2 naman ay 1,620. And Trust 3 ay 2,430. Pero maalala mo sa problem natin, di ba, nagbayad na daw sila bawat isa. Yung Trust 1 may binayaran 500,000. Yung isa 1,200,000. Yung isa 2 million. So, itideduct natin yun sa na-compute natin na income tax due. So, 810 less 500, ibig sabihin, may kulang pa si Trust 1 na 310. Okay? And then, Trust 2, may kulang pa siya na 420,000. And Trust number 3, may kulang pa na 430,000. So, that's how you allocate the consolidated income tax due. Again ha, this will apply only kapag ka same grantor, same beneficiary, pero more than one trust agreement na create para sa beneficiary. Okay, so I hope maliwanag no yung ating mga naging discussion. Simple lang naman, di ba? So, hindi naman ganun ka-complicated. So, last topic na natin dito sa trust agreement. So, what if the trust agreement is administered abroad? So, ang legal basis natin ay Section 61, Paragraph C ng tax code natin. Sabi ng tax code natin, in the case of a trust administered abroad, the deductions mentioned in this title, okay, ano yung mga deductions na yun? Yun yung, di ba, halimbawa, 10 million binigay kay Pedro, 10 million binigay kay Ana, di ba sabi natin, OPEX yun ni trust. So, sabi ni tax code natin, those deductions will not apply kapag kayong trust ay administered abroad. So, sabi niya, deductions mentioned in subsections A and B, yun yung binanggit ko, of this section shall not be allowed. Provided that the amount of any income included in the return of said trust shall not be included in computing the income of the beneficiary. Kasi diba yung diniscuss natin, tatanggalin mo sa income ni trust, ililipat mo sa beneficiary. So eto, kung administered abroad, hindi na gagawin yun. Okay? So, basta yung binigay kay beneficiary, kung administered abroad yan, hindi na magiging taxable income ni beneficiary. Pero at the same time, hindi na rin siya deduction ng trust. Okay? So, that's it. That is our income tax of trust. So, I hope maliwanag yung ating naging discussion at naiintindihan natin. So, thank you for watching and see you sa other videos natin.